balita, si Sean Beltran, TikToker from Bataan, pilit na dinadaan sa sayaw ni Sean ang matinding pagsubok na ito ng kanyang buhay dahil matapos matanggal ang kanang braso. Ngayon ay muli siyang inoperahan sa baga dahil sa nakitang mga bukol. Ayon sa mga doktor, lymphoma o stage 4 cancer. Pero God is good para kay Sean dahil nakalabas na siya ng ospital. Talaga namang inspirasyon siya ng lahat ng may mga pinagdadaanan. Ang galing mo talaga, Sean. Kaya nandito ka ngayon sa aking YouTube channel. Ang kwento mo, certified pang-rated Korina most trending stories of all time. Hindi naman importante na maging perfecto tayo. Ang mahalaga doon ay yung mahal mo yung sarili mo. Ganda ng mukha ang kanyang puhunan at tikas ng katawan ng panlaban para kumita siya ng extra income. Sa murang edad ni Sean Lester Beltran, aminado siyang pansinin ang kanyang charm. Saktong biniyayaan pa ng talento mula langit dahil ang husay niyang sumayaw. Kaya lamang si Sean sa kanyang mga kaedad at kasabayan, lalo kung physical na itsurang pag-uusapan. Pero biglang nagbago ang lahat. Kung kailan malapit na siyang tuluyang umangat. Noon kasi, konting pa-cute at sayaw lang sa kamera, marami agad ang kinikilig sa kanya. Dahilan, parang iba'y magbigay at magpadala pa ng pera. Sa likod kasi ng mapang-akit niyang mukha at galing sa paghataw, nakatago ang katotohanang kapos sa buhay ang binatang taga-Bataan. Kaya nakasalalay sa kanyang mga pag-aura sa social media ang pantulong niya sa pamilya. So ano yung talagang pangarap mo bago ka maging TikTok star? Maging artista, kung ano-ano pong content po yung ginawa ko, kumanta, sumayaw, nagpatawa ng mga tao, yun po. Totoo. Tapos nakita mo yung pinakapatok, yung sayaw. Opo, yung sayaw po. Anong nasabi mo sa sarili mo na parang eto na ang kabuhayan ko? Opo, eto na po. Napakadali po ng pera po sa akin nun eh. Sa totoo po, easy money po. Naglalive lang po ako, hingiti, papakit lang po ako sa mga camera. Ayun po, may magpapadala na po sa akin, may mga mag-chat po, Gcash mo, chat-chat. Wow, ganon. O, saan mo naman dinala yung pera mo? Ayun po, binibigay ko po sa mama ko po. Ah. Opo. Lahat ng racket pinasok ni Sean, pati pagbubiyukon, hindi niya kinaligtaan. Umextra din sa TV, pero ang madalas na in-demand siya sa mga photoshoot at modeling. Artistahin kasi ang rehistro niya sa camera. Patunay dyan sina Buds, Joey at Jai, ang glam team ni Sean. Nung nakita ko pa lang siya, parang sabi ko, hindi ako mahihirapan. Parang i-groom siya, last na yung makeup na alam ko na yung pag nakita ko siya, alam ko na agad yung gagawin. Parang minimal lang yung dapat ilagay. Pang-artista talaga. Maganda kay Sean is kahit ano ipasuot mo sa kanya, gains siya. Wala siyang reklamo. And also, proportion kasi yung katawan niya. Yung eyes ni Sean, very expressive. At yung skin niya, sobrang kinis. Na hindi daw ako nahihirapan mag-edit. Naku, Sean, ang ginawa mo. Hindi ko makapit. Pero tulad ng ordinaryong kabataan, may pasaway moment din itong si Sean. Award kung award ang inaabot niya sa kanyang trio, tagapayo, kapag nawawala siya sa wisyo. Naniniwala kasi ang glam team niya na malayo pa ang mararating ni Sean. Huwag lang mawala sa focus at dapat mabantayan. Party na ba talaga? Mamaya ng six dapat. Bawal magkasakit sa tulad niyang inaasahan ng kanyang pamilya. Bilang panganay sa anim na magkakapatid, pangarap ni Sean na matulungan ng lahat ng kanyang mga kapatid sa pagtatapos ng pag-aaral. Kaya nagsakripisyo siyang tumigil sa kanyang pag-aaral para magbigay daan sa ibang kapatid na masigasig. Kakatulong ka na talaga. Kakatulong mo talaga. Oo, sa pamilya mo. Papagmahal po akong anak, papagmahal na kapatid, maalagayin po sa kanila. Walang puwang ang kahinaan sa pagkataon niya. Bawat araw sinisiguradong mag-improve ang sarili dahil gusto daw niyang may mapatunayan.
Minadali niyang mapaganda ang katawan. Walang mintis ang pagbuhat sa gym at pag-e-exercise. Dahil alam niya kapag lalong nahulma ang kanyang katawan, mas mataas ang tsansa niyang lalo pang mag-viral. Ang mga kaibigan niyang sina Prince at July ang laging umaawat sa kanya sa pag-gym. OA na daw ang pagbubuhat. Pinaalalahanan din namin. Sabi namin na dahan-dahan lang din sa pag-gym. Baka mamaya maano ka dyan, mapano ka kasi syempre bata ka pa. Milestone kung ituring ni siya ng improvement sa kanyang katawan. Pero habang lumalaki ang kanyang body at nagkakahubog ang kanyang mga biceps, kasabay nito ang pagsakit bigla sa kanyang kaliwang braso at balikat. Inakala noon ni Sean, epekto lang ng kanyang pagbubuhat ng mabibigat ang kirot. Hanggang isang araw, grabing sakit na ang dito ay bumalot. Nung una, kala ko parang wala lang. Hindi ko masyadong pinapansin. Nung napaiyak na siya, doon na siya na naramdaman na masakit talaga yung braso niya. Makirot lang po siya, nakakala ko pupilay lang po. Hanggang pinatagal ko po na pinatagal, pinahilot ko po hanggang sa umabot po ng 2 buwan. Di ba bakal papacheck up, tinitiis ko po yung sakit. Saan banda? Sa kasukasuan? Dito po mismo, sa may yung ganto ko po. Sobrang kirot po. Ipinagsawalang bahala ni siya ng nooy babala na pala na isang bangungot na paparating sa buhay niya. Araw-araw patuloy na lumalaki ang kaliwang braso ni Sean. Ibang sakit din kada araw ang pagdagdag pasakit sa kanya. Ang inakalang pilay, mali pala. Dahil bago pa umabot ang 20th kaarawan niya, mahigit 40 kilos na ang bigat at laki ng naging bukol sa braso niya. Stepress po ako. Yung tipong gabi-gabi po, nakapatay po yung ilaw. Umiyak po ako sa kwarto ko po, nakalak po yung pinto. Iyak po ako na iyak, araw-araw pong ganun. Habang sa, ayun po, di ko po sinasabi sa family ko kasi ayoko po makita nilang umiyak po ako eh. Parang sinasarili ko lang po lahat talaga. Pero umabot na sa sukdulan ng kirot at sakit ng kanyang braso. Sinugod sa ospital ang gwapong TikToker. Dito na niya malalaman ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. Kung bakit humantong sa malalang sakit ang simpleng kirot sa balikat, nagkaroon ng cancer ang boy next door na TikToker. Anong naging pakiramdam mo nung malaman mo? Ayun po, sobrang bumagsak po talaga ako. Sobrang dami ko pa po kasing pangarap talaga nung bata po ako. Lahat po talaga, grabe. Nabigla po ako sa nangyari sa akin. So, nasa duguban ninyo yung ganyang sakit? Yung lolo ko po, saka po yung lola ko po. Nagkaroon po ng bone cancer po, pero parang sa akin po napaaga po. Osteosarcoma stage 4 ang tumama kay Sean. Isang pambihirang uri ng bone cancer na nagsasanga-sanga ang mga buto. Sa kaso ni Sean, ang pagsakit sa kanyang braso ang tanging naging sintoma sa kanyang sakit. At nitong Hunyo lamang kinailangang putulin ang kanyang kaliwang braso para maiwasan ang pagkalat at komplikasyong dulot ng kanser. Ang masaklap pa ang pagputol sa kanyang braso nangyari mismo sa kanyang birthday. Handa ka nung araw na yon. Apo. Paano ba mapaghandaan, Sean? Ito po yung nangyari po sa akin. Sabi ko po, kay Lord, Lord, kayo na po bahala po sa akin ha. Kung ano pong plano nyo para nyo po sa akin, go po ako doon. Aminado si Sean, hindi agad naging madali para sa kanya na tanggapin ang kanyang sinapit. Tinanong din daw niya ang Diyos, bakit siya pa ang naputulan at nagkaroon ng kapansanan? Pero dahil may pamilya si Sean na nakasuporta sa kanya, agad siyang naliwanagan na hindi lang siya ang mag-isang lumalaban. Meron kang kinikwento na pinaka nakaka-touch na ginawa ng pamilya mo para sa'yo. Ano yon? Yung buho ko po, naglalagas na po siya. So, kailangan ko na po magpakalbo. Nagpakalbo po ako sa labas. Tapos, pagpasok ko po ng bahay, pagkakita ko po, kalbo na po silang lahat. Oo. Oh. Anin po kayo magkakapatid, kalbo po lahat. Kasi yung papa, yung stepfather ko po, kalbo rin po lahat. Si mama po, dapat po magpapakalbo po. Pero sabi ko po, ma, wag na ma. Sabi ko po, kasi po, mahaba na po buhok ng mama po. Eh. Sabi ko, ma, okay lang ma. Makita ko lang kayo na andyan. Sobrang saya ko na. Parang naiyak po ako nun talaga. Oo, oh, nakakaiyak naman yon. Lahat ng kapatid mo. Kalbo po. Wow. Parang kaya natin to.
born fighter itong si Sean, kaya inisip niya na life must go on. May plano pa daw ang Diyos sa kanya, kaya buhay pa siya. Isang araw lang makalipas siyang maputulan. Kinuha agad ni Sean ang kanyang cellphone at buong tapang na muling umindak at sumayaw. Grabe, ito po yata talaga yung plano sa akin ni Papa God. Nilagay po ako sa sitwasyon po na yun kasi po may plano po siya para sa akin. Hindi po yung plano ng una. Ayun po yung ginawa niya sa akin. Nilagay niya po ako sa ganitong sitwasyon kasi po para mag-inspirasyon po sa mga tao. Dahil sa tapang at lakas ng loob ni Sean, instant idol siya ngayon sa social media. Ang kabawasan ng kanyang katawan pa daw ang nagbukas ng pinto para siya ay lalong makilala. Dahil ngayon, ang milyon-milyong views niya sa TikTok na ang ebidensya, viral na talaga siya. Sa aking TikTok, may sasayaw na hindi ako kung hindi isang kilalang superstar sa TikTok, Sean Beltran! Tatlong buwan matapos siya ay maging ganap na PWD o Person with Disability, alam ni siya na bagong tao na siya at bagong buhay na ito para sa kanya. Patuloy ang kanyang chemotherapy sa ngayon, pero patuloy pa rin siyang nagpapakatatak. Balik workout na si Sean para palakasin ang kanyang katawan. Nasa gym ka pa rin? Oo. Marami pong yung mga tao po sa gym. Oo. Yung una po, siyempre tumingi po sila sa akin, niyang-iya po ako eh. Oo. Pero ako po, tuloy-tuloy lang po ako. Gusto ko to eh. Tutuloy ko yung pangarap ko. So sila po, tinulungan din po nila ako. Doon po ako natuwa po lalo. Sobrang napaka-inspiring ng attitude nitong batang to. Pero sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, eh patuloy pa rin yung bumangon at inaabot ang kanyang mga pangarap. So very inspiring yung kanyang story. Bata pa lang, marami na siyang pinagdaraan sa buhay. Sobrang naengganyo ako nung natuklasan ko yung kwento ng buhay niya. Mas ginanaan ako mabuhay. Sa muli niyang pagharap sa kamera, isang palabang siya na ang makikita. Wala siyang pag-aalinlangan na ipakita ang kanyang kakulangan at kapansanan, hindi siya nahihiya. Ibang glory ng aura niya sa mukha. Dahil kita sa mga mata ni Sean, ang kagustuhang ituloy ang naudlot niyang pangarap sa buhay. Lalabas ka? Talaga nakasando ka? Sando lang po ako. Wala po akong t-shirt. Bakit? Kasi po, ito na po ako eh. Oo. Ito na po ako, hindi na po may babalik, hindi na po siya tutubo. Siyempre, ito na po ako. Kailangan mo natanggapin yung sarili mo. Huwag kang mahiya sa mga tao. Ang sarili mo lang dapat. Kakampi mo sarili mo eh. Sinubok man siya ng langit, alam niyang hindi dito natatapos ang buhay. At tulad ng dati, patuloy siyang sasayaw at iindak dahil ito ang kanyang kaligayahan. Ang magbigay saya at inspirasyon sa lahat. Pero ngayon, bawat hataw at giling niya, isang makabuluhang sayaw na para kay Sean. Bakit patuloy ka pa rin sumasayaw? Para po, maging inspirasyon po sa mga tao. Di lang po sa mga tao, pati po sa mga kagaya ko pong may sakit, na kahit anong hamon ng buhay, may kabansana ka man o wala, tuloy-tuloy pa rin ang pangarap. Ano ang gusto mong maalala ng tao sa'yo? Ano man ang mangyari? Tapang ko po, yung pinakita ko po, yung inspirasyon ko pong naibigay po sa kanila, kahit po sa ganung paraan. Palakpakan para kay Sean! Inspiring po talaga, di ba, ang tapang at determinasyon ni Sean, hindi ba? At sa inyo pong lahat na gustong magpaabot ng tulong kay Sean, narito po ang kanyang mga contact numbers at detalye. Tulungan po natin siyang gumaling at muling sumayaw. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya laban lang! All inspiring stories po at life-changing ang hatid namin sa inyo dito sa aming YouTube channel, Rated Corina Plus. At syempre, hashtag best life lang din ang share ko sa inyo sa lahat ng aking social media accounts. All you have to do is subscribe and click the bell button for notification. Hanggang sa susunod pang mga totoong kwento mula sa mga tunay na tao. This is Corina Sanchez Rojas. Till the next time here on my YouTube channel. Love ya!